Hello, welcome back to my channel. Good evening. Yung mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, pakipindot na lang yung subscribe button sa baba ng video at isunod na rin yung notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga sumunod na mga interesting na mga videos ko. Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa varicose veins. Alam ko na marami sa atin ang nagkakaproblema sa kanilang mga varicose veins at isa na rin ako doon. Alam ba ninyo na ito yung mga problema ng karamihan sa mga babae, lalong-lalo na sa mga OFW na katulad ko kasi sa dahilan sa mahabang oras na nakatayo, kaya nagkakaroon po tayo ng mga varicose veins, mga spider veins at kung ano-ano pang klase ng mga sakit sa ugat. Dahilan sa kuminsan is hindi nating maiwasan yung mahabang nakatayo. At alam ko na naging problema din ito yung mga security guard, mga sales lady, yung mga trabaho na laging nakatayo, yung maghapon na nakatayo. So, eto, makinig po kayo, manood po kayo, baka sakaling makatulong ito sa mga problema ninyo sa mga varicose veins ninyo. Ano ba yung varicose veins? Ang varicose veins ay yung maitim na kulay ube o asul na mga daluyan ng dugo na nakikita sa ating hita o kaya'y calf. Yun sa likod ng ating mga hita. So, doon yung nakikita yung mga varicose veins natin pababa sa ating mga paa. Na kung minsan is lalo na pag taglamig is kumikirot na apektado yung ating mga paa. At saka hindi lang sa ating mga paa, meron din, marami din tayong mga lumalabas na ugat sa ating mga kamay. So ito po yung problema natin kung minsan kasi hindi po sila magandang tingnan, lalong-lalo na pag magsuot pa tayo ng mga short, yung mga maiiksi na kasuotan na gustong-gusto nating isuot, pero dahil nagkakaroon po tayo ng mga lumalabas na ugat is parang hindi po siya magandang tingnan kung lalong-lalo na pag naka-short tayo o kay nakasuot ng mga mini skirt, 'di ba? So pero ako is hindi naman siya yung obvious na nakalabas. Kaya ako mahilig ako sa short. So I don't care naman, 'di ba? Hindi ko naman siya masyadong problema. Nakakapag-short pa rin naman ako kung gusto ko kasi mahilig talaga ako sa short. Yes, very comfortable kasi ako sa pagsuot ng short. Okay, so itry natin yung mga sumunod upang sa ganoon is baka sakaling makatulong sa ating mga ugat na bumubukol sa ating mga hita. Ito lang yung tatandaan ninyo. Huwag kayong basta-basta na maniwala sa mga mamahaling gamot o pamahid na nabibili lang sa mga store o kaya'y sa mga bangketa kasi baka mga pekeng mga gamot lang yon na sinasabi nilang gamot sa varicose veins as baka mas lalo pang lumala at baka hindi na tayo makalakad. So kung grabe po yung varicose veins ninyo is kailangan ng magpakonsulta sa doktor. So ito yung mga gawin natin upang sa ganoon is baka sakaling makatulong sa
sa paglabas ng ating mga varicose veins. Ito, itaas ang kamay o paa. Umupo at ipatong ang paa sa silya o kutsyon. Ipatong din ang kamay sa isang unan at itaas ang ng ilang ulit sa isang araw. So, umupo at ipatong ang paa sa silya o kaya'y kutsyon upang sa ganoon is makapagdaloy ang ating dugo na siyang bumabaras sa mga ugat na tinatawag natin na mga varicose veins. Magsuot ng support stocking o masikip na medyas. Ang support stocking ang pinakamabisang lunas sa varicose veins. Gamitin ito palagi upang sa ganoon esa hindi lumala yung ating mga varicose veins. Ang mga support stocking na ito is mabibili sa mga SM department store o kaya sa mga pharmacy o kaya sa mga mercury. So sabihin nyo lang na support stocking. Yun, alam na nila yun. Huwag tumayo ng ilang oras. Kung tumayo man tayo ng ilang oras, is kailangan galaw-galawin natin ang ating mga paa habang nakatayo. Yung parang nag-e-exercise ka para umakyat yung dugo mula sa paa pabalik sa puso. Mag-stocking o kaya mag-medyas ng masikip. So, in case na yung mga sales lady o kaya yung mga security guard na nakatayo ng mahabang oras is habang nakatayo is kailangan galaw-galawin ninyo yung mga paa ninyo na para kayong nag-e-exercise upang yung mga dugo na napababa is pataas papunta sa ating mga puso at hindi po sila magbara. So parang nag-exercise lang kayo na galaw-galawin ninyo, i-stretch ninyo yung mga paa ninyo at saka kailangan gagamit kayo ng masikip na medyas o kaya yung supporting stockings na upang sa ganoon is hindi lumala yung mga varicose veins ninyo. Sumunod is itaas ang paa habang natutulog. Ipatong ang ating paa sa isang unan para mabawasan ang pag-ipon ng dugo. So, kung natutulog tayo, ipatong natin ang ating mga paa sa unan upang mabawasan ang pag-ipon ng dugo. Alam nyo naman siguro yung ibig sabihin na ipatong lang naman natin sa unan. Huwag magsuot ng masikip na pantalon. Yun. Kapag masikip ang ating pantalon o kaya maong na suot, is pwedeng maipit ang mga ugat natin sa paa. Siguraduhin katamtaman lang ang sikip ng mga isusuot natin upang makadaloy ng dugo sa ating mga ugat. So, iwasang magsuot, pero kung meron po tayong varicose veins o kahit wala tayong varicose veins is iwasan natin magsuot ng mga masisikip na mga pantalon o kaya maong upang sa ganoon is makadaloy ng maayos ang ating mga dugo. Sumunod is kumain ng mga gulay na mataas sa fiber tulad ng patola, pechay, okra at kangkong at mga iba pa. May mga prutas din na kumain din ng mga prutas na mayaman sa fiber kagaya ng papaya at saka pinya. Sa tulong ng mga ito, magiging regular ang ating pagdumi. Kapag malambot ang ating pagdumi, is makakaiwas tayo sa varicose veins. At ito pa, kailangan nating mag-exercise upang sa ganoon is magiging maganda ang daloy ng ating dugo. Tapos yung magbisikleta tayo, yun,
yun pa yung isang way upang sa ganoon is yung ma-exercise yung paa natin at makapagdaloy ng maayos ang ating mga dugo. At yung uminom tayo ng maligamgam na tubig every morning upang sa ganoon is yung mga bumabaradong mga dugo sa ating mga varicose, yung mga sa ating mga paa, yung sa mga ugat ng ating paa na dahilan ng pagkakaroon ng varicose veins is makadaloy sila ng maayos papunta sa ating mga puso. So yun lang po yung maipapayo ko o maishishare ko about sa varicose vein. So uulitin ko, huwag tayong sumugal na bumili ng mga gamot o kaya pamahid na hindi tayo sigurado, kasi baka mas lalo lang na gagrabe po ang ating mga varicose veins. Mas maganda yung magpakonsulta na lang kayo sa doktor kung grabe po yung nararamdaman ninyo yung ugat na lumalabas sa ating mga hita, upang sa ganoon is mairekomenda nila kung ano yung okay, masabi nila, mapayuhan nila tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. So yun lang po yung masasabi ko about sa varicose veins, and I hope na nagkaroon kayo ng magandang aral sa senior ko sa inyo. So God bless po sa ating lahat.